So yun nga guys, no, kunin natin yung look bar natin na submit dito sa shop ng JB789. So yun guys, nakuha ko na yung submit look bar. Galing pa talaga akong duty, talagang sinadya ako eh, kasi baka maubos agad yung look bar na to, kasi napakamura nito, no? Alloy na siya. So halos ka same niya yung size nung the project look bar, no? So malayong-malayong price range nilang dalawa, pero yun, check natin to mamaya pag uwi ko. So tara. Good day mga ka-bike bros. For today's vlog, i-review lang natin yung handlebar na nakita ko sa isa sa mga bike shop dito sa Taguig. Pero this is not your usual handlebar, no. Ito yung tinatawag na look bar, no. Look handlebar, no. Madalas na common na nakikita natin sa mga bikes na handlebar is yung straight tsaka yung riser, no. Yung straight handlebar. Pero itong look bar, kaya siya tinawag na look bar kasi meron siyang loop dito. Yan. So, itong loop bar na to, maniwala kayo sa hindi, no? Gawa ito ng submit, no? Ngayon ko lang to nakita na meron na palang bagong product si submit na loop bar, no? Gumagawa na rin pala si submit ng loop bar. Kasi madalas na nasa market natin ngayon is yung pinakasikat at pinakamahal na Jones look bar, no? So yan, medyo pricey yan, high quality, no? US made, no? Meron pang isa yung locally made natin na The Project look bar, no? Ayan, medyo yung presyo niyan kalahati ng Jones look bar, nasa 2000 plus yung The Project look bar eh. Tapos meron din akong nakita na nasa marketplace natin ng mga bike parts yung look bar na gawa sa chromoly steel, no, mukhang fabricated siya. So kahit chromoly steel siya, no, kahit gawa siya sa chromoly steel, tinignan ko yung mga prices noon online, no, may pagka-pricey pa din. Minsan umaabot siya ng 1.5 to 2,000 given na steel yun, so may kabigatan. So yun yung mga common na look bar na nasa market natin ngayon. So itong gawa ng submit, bago to, no, nagulat ako nung pinakita to sa akin nung may-ari ng bike shop, no? Yung bike shop pala na nagbenta sa akin ito at nag-update sa akin about this submit product is yung JB789 bike shop, no? So, yun. So, ito na nga yung submit look bar. So, itong submit look bar, no? Nakaka-amaze yung price range nito, no? Ang price range nito, ang SRP nito dun sa JB789 bike shop, itong look bar na to, nagkakahalaga lamang ito ng 1,200, no? May discount pa yon, no? Depende na lang sa inyo kung paano kayo tatawad. So yun, na without further ado, no, i-quick check na natin tong look bar na to ng submit, no? So itong look bar na to ng submit, no, tinimbang ko to kanina sa shop na hindi ko sure kung accurate yung weighing scale nila, pero lumalabas na 610 grams tong look bar na to, no? Gawa to sa alloy, no? Ang alloy na ginamit dito is yung alloy din na madalas ginagamit sa mga common lang na handlebar, na alloy handlebar, yung mga Tombative, ganun. Ganun yung pag-check ko sa ano niya, sa quality ng aluminum na ginamit dito eh. So yun, yun yung weight niya, no? Tapos yung clamping ano niya dito, ito ang size nitong tube na to is 31.8 mm, no? So yun. So pero itong other tubes na nakapaikot sa look bar na to, 25.4. So mas maliit. Dito lang sa clamping yung kinaklamp ng stem dito sa pinaglalagyan ng stem, yung medyo makapal, yung 31.8, no? Dito. So yan. So, yung haba naman ng look bar na to ay 710 mm, no? Saktong-sakto na siya, eh, no? Saktong-sakto na siya sa... ito na yung madalas na standard ng mga look bar. Kahit yung sa The Project, tsaka yung sa Jones look bar, nakamukha nito na nasa ganun din yung haba ng handlebar na yun, ng look bar na yun, 710 mm. Tapos yung... degrees naman nito nung sweep niya is 45 degrees, which is saktong-sakto sa wrist natin, no? Hindi
siya magbe-bend yung wrist natin, no. Nasa neutral position lagi yung wrist natin. So, yun, another nice thing about this loop bar, no, sa submit loop bar na to is merong measurement dito, no, ng angle ng loop bar, no. Dito, yan. May kita nyo, may measurement. Kaya hindi na kayo mahihirapang ipantay, no, symmetry ng angle, no, dahil meron na siyang sukatan. So, another good thing about this loop bar. So, check naman natin yung design ng loop bar na to, ng submit, no. So, yun, no, may decal dito na submit. So, yan, may nakaprint na submit dyan na kulay silver, no. Ang kulay ng ano na to, ng loop bar na to is black. Black, sandy black, yun yung nakalagay dun sa packaging niya. Tapos, sabi ni Submit, ang model name nitong loop bar na to is Gravel Pro. So, yan, Gravel Pro. Gravel Pro, yung pangalan ng ang model ng loop bar na to. No, yan yung ayon kay Submit yan, no. So, yun, no, may design siya, no, pero madalas naman natatakpan yan, eh, no. Siguro, for the sake lang na ma-brand, malagyan ng brand yung loop bar na to, nilagyan na lang siya ni Submit ng mga decals, no. So, yun, mga kabike. So, yun, discuss lang natin mabilis, no, yung quick advantages ng naka-loop bar, no, kaysa dun sa regular na straight bar or riser bar, no. So, unang-una, pag naka-loop bar ka, mas relax yung position. Mabilis lang na advantages, no, kasi hindi ko pa din siya nakakabit, no. Explain ko lang ng mabilis, no. Mas upright ka pag gamit mo to, itong loop bar na to, mas hindi ka nakasubsob sa bike, no. So, may iwasan yung pagsakit ng likod mo. Kaya, kung kayo yung mga tao na medyo nararamdaman nyo na tuwing nagra-ride kayo ay sumasakit yung likod nyo, no, baka ito na yung time na piliin nyo itong loop bar na to, no. Another advantages ng loop bar na to is mas marami kang hand position na pwedeng piliin, no. Hindi lang kagaya nung naka-straight ka na handlebar na ganun lang talaga, no. Ito madami, no. Pag gusto mo ng speed, no, pwede kang humawak dito. So mas aerodynamic yung position mo, no, no, pag nakahawak ka dito. Another hand position ng loop bar na to is dito, no. Usually nakahawak dito yung mga siklista sa gantong position pag kailangan nila ng more control dun sa bike nila, no. Usually pagka lumulusong o kaya umaahon, no. Pagka medyo nangangawit naman yung likod mo, no, pwede ka dito humawak sa bandang dulo. Pag humawak ka dito sa bandang dulo, mas upright yung position mo, no, mas nakaupo ka sa bike mo. So hindi ka nakayuko, no, hindi nagkakaroon ng pressure yung spinal cord mo pag dito ka nakahawak sa dulo, no. So yun, no. So yun yung mga advantages niya, no, quick advantages about using a loop bar, no. So yun nga, no. So nagkaroon na naman tayo ng another choice about loop bar, no, another brand, no. Ito nga yung Submit loop bar, no. Submit Gravel Pro. So ito nga Submit Gravel Pro na to, mabibili nyo to, no. May alam ko may stock pang natira doon sa JB 789 bike shop, no. Doon nyo to mabibili, no. So alam ko meron pa silang stock doon, nakita ko mga 6 pa yon. So if you're looking for alloy, no, na medyo okay naman yung quality, no, sa tingin ko, if you're looking for an alloy loop bar na hindi masyadong mahal, no, budget friendly, try considering this Submit loop bar, no. Bago to sa market, try ko tong i-search sa Google, Facebook Marketplace, wala akong nahanap, no. We are lucky na in-update agad tayo ng JB 789 bike shop about this bike product. So kayo guys, kung yun nga, kinoconsider niyo yung loop bar, discipline naman niyo sa pagbabike is more on adventure, bike touring, long rides, hindi naman kayo nagte-trail, hindi naman kayo nagre-race. Try niyo i-consider tong loop bar, no.
magkalimutan, no? Idodraw na pala natin kung sino yung winner dun sa Road to 2,000 subs natin, no? Na-reach natin yung 2,000 subs dun sa video ko na MTV Major Upgrade, no? Meron yung 17,000 views, no? Maraming salamat sa suporta, no? So, meron tayong 2 sets of giveaways dun. So, yun. So, i-raffle na natin ngayon yan sa video natin na to. So, tara, simulan na natin. Bali yan, nilagay ko na yung link nung video na yon dito. So, yan. Makita eh. Yan. Nilagay ko na yung link niya dyan, nung video na yon. Tapos, yung hashtag na road to, hindi siya hashtag, road to 2,000 lang. No? So, yan, in-input ko na dito. Tapos, meron tayong nakuhang 63 commenters nung keyword na yon, no? So, ang mechanics nung raffle na to, ng giveaway na to, 'di ba? Yung road to 2000 tapos follow lang yung Facebook page ng JB789 dahil sila yung nag-sponsor ng giveaway na to. So, yon. So, pipili ako ng tag dalawa sa dalawang set na yon para kung yung unang mapili ay hindi niya ma-claim. Yung pangalawang napili ko yung makakakuha ng giveaway na yun. So, kasi may times na yung pag isa lang pinili ko, minsan hindi niya na-claim eh. Hindi siya aware na siya yung nananalo. So, ngayon, dalawa yung pipiliin ko sa isang giveaway, kada isang giveaway. Para yung pangalawa, kung sakaling hindi i-claim nung una, siya na yung makakakuha ng giveaway na yun. So, tara, let's start. So, yan. 63. So, start. So yun, ang first pick natin ng giveaway winner ay si Andre Tapan. So yun, Andre Tapan, ikaw yung nanalo ng first set ng giveaway, yung may giant jersey doon. No, ikaw yung nanalo doon. So pipick tayo ng another winner doon, no, sakaling hindi maklaim ni Andre Tapan. So isa pa. So pick tayo ng another. So si Andre Tapan na yung So pangalawa, kung hindi maklaim ni Andre Tapan yung giveaway, ang makakakuha nun ay si Cyrus Michael. Yan, Cyrus Michael Nepomuceno. So yun, you can reach me na in sa Facebook Facebook account natin. Pwede niyo ako i-message doon, nasa description below naman yung mga social media, yung mga social media natin diyan. I-message niyo lang ako doon, no. So yun yung first set of giveaway natin, si Andre Tapan at ito si Cyrus Michael Nepomuceno, no? Kung hindi makuha ni Andre Tapan, si Cyrus Michael yung makakakuha ng first set of giveaway. So next set of giveaway naman na. So tara, let's pick a winner. So yun, sa second set naman ng giveaway natin, si John Menes, no? Yun yung may helmet na nutshell, tapos yung may bike bag, tapos merong battle cage. So si John Menes, kung hindi maklaim ni John Menes, pili tayo ng another one na substitute sa kanya, si Jessery Vlog, no? Kung hindi maklaim ni Menes yung second set of giveaway natin, no, ikaw na yung makakakuha nun. So yun. So yun yung mga winner natin, no, sa ating sets of giveaway sa Road to 2000 natin. So yun. So mag-shoutout lang ako, no. Shoutout sa iyo, Barry Custodio, no. Solid supporter natin 'yan, si Paulo Domalina. Solid supporter natin 'yan, no. Saludo ako sa inyo. Lagi kayo nandiyan sa channel natin, no. So yun, si Kim Cabre, Kim, basta si Kim. So yun, si GR, si maraming tayong solid supporter diyan, laging nanonood ng videos natin, laging nasa channel natin, laging nag-aabang, no. So yun, shout out din sa iyo, Robert Truck, no, yung vlogger natin diyan na nandiyan din lagi nanonood ng channel natin, si Benok Adventure, sir. Salamat, sir, sa sticker na gawa mo, no, yung another batch ng sticker natin. Tapos si John Joseph Mago. Ayun, lagi nag-a-ask kung may ride tayo. Sir, sabihan na lang kita pag may ride tayo, kung pwede kang sumama o okay yung schedule natin. Tapos si shoutout din sa iyo, Joe Chris Barrio Santiago. So yun, lagi yan, lagi nag-a-update sa atin yan, no? Tuwing may uploads tayo, laging nandyan yan. So maraming salamat sa iyo, Sir Joe Chris, no.
Tapos si Sir Olips Abogado, no, lagi yan, auto-liker yan, no, lagi nag-share yan, nag-share niya din yung mga videos natin. Sir Olips, yan sa Arca South, no, kita-kita na lang tayo dyan. So, maraming salamat, sir. The shout-out din sa'yo, Arvin Santor, no. Maraming salamat, Sir Arvin, no, nag-chat din yan sa atin lagi. And shout-out din sa'yo, Miss Pakundo, no, hindi ko yung ano eh, kasi... parang ang dami account pero lagi nandiyan sa channel natin. So, kung sino ka man, thank you sa pagsuporta. Laging nagko-comment yan sa videos natin. Miss Pakundo. So, yun. So, that's for today mga ka-bike bros, no? So, maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel, no? So, yun. Huwag nyo kakalimutang i-hit like and subscribe kung nakatulong tong video na to sa atin, no? Sa mga naghahanap din ng loop bar. Alam mo kasi marami naghahanap ng loop bar dyan, eh. So, yun. Kung nakatulong to, hit like and subscribe. Then, hit nyo na din yung notification bell. So, every time manonood kayo ng ating mga videos, no? Please don't skip those ads na magiging malaking tulong yan sa channel natin, sa community natin mga kapatid. So, see